excited ako pag New Year. Talaga? Oo, kasi mas ano siya eh, mas holistic. Wow, holistic for me. Alam mo, ang weird ko nung bata ako. Bakit? Ewan ko, di ba mahilig ako sa mga horror-horror? Well guys, alam niyo naman yun, sa Saudi ako lumaki. So, parang iba yung schedule ng fireworks kapag Eid holiday kasi sa amin. Mm-hmm. So, nung time ko, hindi talaga siya like kapag New Year yung in granding ano, hindi siya tulad ng Dubai na talagang madami sa Khalifa. Mm-mm. Nung time ko, wala masyado, hindi masyado, so you have to go to different country pa. Pero ako, kapag New Year, hinihintay ko yung balita kinabukasan nung bata ako. Kasi ang daming yung ewan ko, yung gusto kong makita, hala, ano nangyari nung New Year? Kasi ang daming mga naano ng hands. Ay, nagpaputok. Oo, parang meron akong, hindi ko alam kung ba't ko siya hinihintay. Mm-mm-mm. Nung bata ako, hindi, morbid. Interesting, target market ka lang. Target market, ang weird, ang morbid ko ba? Sorry guys, pero nung bata naman akong noon. Sa to, naman ako rin naman. Oo, parang meron akong, hala. Ilan ang casualties? Hala, sorry. Kasi nung bata ako. Pero hindi namin pinapanalangin na may mapanood kami. Dito pinapanalanin. Ano? Ano? Ano kama? Basta hindi ko wini-wish. Ano, syempre na ano naman ako, nung tumatanda ko, alo, bakit ko laging tinitingnan? Pero nung bata talaga ako, tinitingnan ko kung, alo, meron bang bata na ano? Kasi parang feeling ko yung bata, tumakas sa magulang niya para makahawak ng ano. Hindi ko alam, ba't ko yung chinair? Okay lang, kasi nakaka-relate ako. Hindi, kasi alam mo kung bakit? Kasi bawal ako eh. Bawal akong magawak ng paputok. Dito, kayo yung pinalabas eh. Oh, oh. Parang kahit saan mo ilipat, may mga ganun palabas. Meron pang ad dati, mi. Oh. Meron pang ano dati, mga commercial na yung bawal, yung the dangers of pagpapaputok. Well, dangerous naman talaga siya. Oo. Dangerous naman kasi siya. Kasi nangyari kasi is, kailangan ng regulation kasi pagpaputok eh. Pero ngayon may regulation. Dati wala. At ngayon, sa tingin ko, it's because of social media. Yes. We are aware also of what the do's and the don'ts at kung paano talaga mag-celebrate ng New Year. Oo. Speaking of, guys, mag-ingat-ingat kayo sa mga paputok dyan. Mm. Okay. Oo. Tsaka pag ganyan, pag na may nangyari sa inyo, ay kasalanan nyo talaga yan. Oo. Be responsible, especially sa mga mas nakakatanda. Iiwas nyo yun sa mga bagets. Oo. Okay. Yun na nga. Pero ngayon, dahil nga tayo ay year-ender, actually, ang year-ender topic natin is, marami nangyari ngayon taon. Madami actually for some individuals or kung ano man. Ito kasi medyo general eh. Yes. Ang ating topic ngayon ay ang word of the year. Word of the year. Ang word of the year ay according to, ano ba? Ano bang base yan ito? Basta nabasa ko siya eh. Nakalimutan ko kung saan siya according ko. Marami Google, actually. Maraming mga talk shows, maraming mga articles na nagsabi na this is the word of the year. Because it's been used. It's been used quite a often. Lot. Yes, this year it's been used a lot, quite often. Yes, that's true. So this is what the comfort room. Buisit. So itong word na yon ay ang gaslighting. Wow. Ano ba ang gaslighting? Yan ay ang pag may, yun nga pag umutot ka may magsisindi. You was just gaslit. Okay, ano? So gaslighting. This is the explanation for that word. Ano ba ang gaslighting? Ang sabi nitong binabasa ko from a credible source, na ganun na lang. Gaslighting is a form of psychological manipulation and emotional abuse. The gaslighter avoids responsibility for their toxic behavior by lying and denying and making you question facts, your memory, and your feelings. Basically, the gaslighter makes you feel crazy and confused. Hoy! Nabitin ka, no? Nabitin kayo eh! Akala nyo buong episode dito? Hindi, kung gusto nyo mapakinggan ang buong episode ng podcast na ito, i-search nyo lang po ang The Comfort Room sa Spotify. Diyan po mapapakinggan nyo ang mahabang episode ng The Comfort, The Comfort Room. Room! The Comfort Room! The Comfort Just Room! Just click the link below.